sige. Hoy, director na po. Ay, mag pagkano po entrance? 100. Okay. Bayad lang. So, good afternoon, everyone. Welcome to Buhol-Tar Shear Conservation Area. My name is Jenna Lee and I'll be giving you some brief informations about tar shear and some important rules before going inside. Tar shear known to be one of the smallest primates in the world. They measure 5 to 6 inches maximum height and weigh 60 to 180 grams. They have very long tail which measures 7 to 11 inches long. They use their tail to balance during jumping. They could jump 3 to 5 meters transferring from tree to tree. They have also big eyes. Each eyeball is approximately 16 millimeters in diameter, so they cannot move their eyeballs. They use their head to rotate 180 degrees to see on both sides, just like the head of an owl. Female tar shear pregnancy is about 6 months and deliver only 1 baby tar shear per pregnancy. And the size of the newborn baby is just the size of our thumb. Just like this picture, thumb size, baby size. When a young tar shear are born, they are covered red fard, open their eyes, and they were able to jump within the day of birth. They could also live 15 to 24 years of lifespan. Tar shear also are carnivorous, but mostly loves to eat insects. They are also nocturnal type of animals, which means they're only active at night. So mostly daytime, we may possibly see them sleeping and resting. Nowadays, tar shear are considered as endangered species. That's why we have some rules to be followed in order to conserve them. First rule, please observe silence upon entering. No using of flash photography in your cameras as it affects the vision of the tar shear. No touching of the tar shear, no feeding of them, and no shaking of trees, especially where they are. No smoking and no bring of alcoholic drinks inside. And to maintain cleanliness, please throw your garbage properly. We have already staff upstairs who will assess you of where the tar shears are. So thank you very much for listening and enjoy your tar shear viewing. Have a nice day ahead. Thank you. How many tar shears are there now in the country? And are we the only country that has this kind of animal? Within Bohol, sir, we don't have the population because other tar shears are in the wild. In our sanctuary, we have 100 plus tar shears, pero yung iba nasa breeding area facility po natin para pinaparami po sila. Ang tar shear po makikita din po in other parts of the Philippines like Samar, Leyte and Mindanao. But dito lang po siya most popular because here in Bohol we have conservation and sanctuaries which is for viewing. Unlike sa ibang lugar sa Pilipinas, nasa wild lang sila. Tapos mahirap po nakikita yung tar shear pag hindi kayo tar shear hunter kasi nagtatago, quick jumper spot, tsaka nagko-camouflage din siya sometimes sa mga branches. They're monkeys, right? No, sir. They belong to their family as Tarsidae. They have their own family classification po. But like monkey, they are also primates. Like mamas, kasi tumatanong sila sa'yo, but when they are on the ground, they hop. Then they jump. Ano yung nearest relative nila? Mammal po. Monkey pa rin. Parang monkey din yun. Parang. Tapos, the same thing kasi may 5 fingers din sila katulad ng mga tao na kayo monkey. Di sila takot sa tao? Takot din po. Takot din? Yes po. Kaya hindi sila nag-a-attack ng mga tao kasi natatakot din po sila. Oo. Then when they conceive, parang monkey din. Bubuntes, tapos... Yes po. Nagbubuntis, katulad ng monkey, 6 months. Then, this is their way of, this is their way of taking care of their baby. Ginagano nila. Kasi yung male tar shear, treatan kasi yun sa mga baby tar shear. Kasi yung male tar shear, kinakain nila yung baby tar shear. Bakit? Pag nahiwalay sa mama. Kasi para bang, may mating season kasi sila, October to January. Para bang, naano yung male na pag may baby, ganun. Kaya kinakain nila. October to January lang lagi? Yes, mostly po. Tapos, ganun. Then, pag ang female tar shear, nagpo-produce po yan ng special sound na nag-a-attack ng male. Ah. Then, pag, ayun, ganito.
pag ito siya, say female, nag-attract siya, so lumapit yung male na lalaki. Dalawa sila, so mag-aaway sila. Kung sino yung manalo, siya yung makikipag-mate kayo dito. Then they will mate that very quick po into 10 seconds lang po. Then after that, pag may nabuong pregnancy doon po, siya na po bahala sa baby niya. Wala na pong pakialam si male tarsier. Alis na. Yun lang yun. Parang one-night stand lang sila ng ano. Sobra naman yun. Dog-style ang meeting nila. Oo, sa bahay. Tapos iiwan. Kasi solitary din po kasi sila. So walang tarsier na kumpul-kumpul. Mostly solitary. Sa isa lang within that. Within a specific territory. Hindi sila family. Every one tarsier in 1 hectare. Actually, if you are, for example, ang yung tarsier is in the wild. So, kailangan talaga yung territory niya is 1 hectare. But since yung tarsier namin dito is from captivity breeding before, so yung okay lang sa kanila yung square meters lang na na territory. Basta't may food lang sa area, hindi na sila alis yun. So, walang ano, you won't see a pack of tarsier. No. Kung may makita kayong tarsier ganito po, may baby. Mami at siya. Ilang months lang sila ganito? The sexual maturity kasi nila is 2 to 3 years. So after 3 years, hihiwalay yung baby tarsier para maghanap ng kanyang territory. After 3 years pa? 2 to 3 years pa. Depende po. Pag fully mature na siya by 2 years, pwede na siya mag ano? On his own. Yes po. Pero pag bata pa, hindi pa kasama pa rin. Hindi pa kasama kasi binibreastfeed po nila yan eh. 6 months po yung breastfeeding din nila. Pero ano no? Pilipinas na talaga may tarsier. May iba-ibang tarsier sa iba-ibang mundo po. Iba-ibang Thailand, classification lang po. May Indonesian, may Madagascar, Malaysia. Pero yung Philippine tarsier, yun yung pinakamaliit na tarsier na nakilala. Kaya siya famous kasi maliit siya na tarsier. Okay. Para lang siyang daga. Akala ko kasi parang ang tarsier is the name of the mammal itself. Yung pala, tarsier is a generic term. There's a Philippine tarsier. Yeah. Kaya ayun, may tarsier cyrectus as Philippine kuan. So the Philippine tarsier is the smallest tarsier in the world. Yes po. Okay, kasi yung ibang kasi yung ibang tarsier din sa Indonesia sa malalaki konti pero hindi naman sobrang malaki pero malalaki konti kaysa Philippine tarsier kasi yung tarsier is the palm size lang yung pinakamalaki niya ganito lang talaga. Tapos hindi na siya yung smallest mammal. It's the smallest primate, hindi na yung pygmy lemur na po. Before siya yung smallest na primate. Tapos may na-discover na bagong primate na sobrang liit lang. Ay yung pinakamalaki is the thumb size lang, the pygmy lemur. So wala na siya sa ano, pang second na lang ata yan siya. Gaano kalaki yung area nila dito ngayon? Dito po sa amin, we have 5 hectares po yung conservation area. But inopen lang po namin for viewing is ilang ano lang po kasi square meters. Kasi actually before without pandemic pa 1.6 yung for viewing. Tapos nag-work scheme kami, so ilan lang yung naka-duty. So kinat namin yung for viewing, so apat lang yung makikita. But the other side, malaki pa naman po yung breeding facility. We've been here like 5 years ago. Eh. Yeah. Madami yung kayo nakita. Madaming tao pa po nun. Well, now's the perfect time. Dangerous times nga lang. Wala pero tao masyado, no? Yes po. Matumal talaga yung ano, lagsa ng mga bisita po. We're lucky lang. So thank you so much. Thank you din po. Pangalan po. Jenny Lee po. Jenny Lee. Digal, sir. Sige, thank you. Sige po. Salamat. Sige po. This is healthy. We're viewing there, sir. Pag umaga po, yung mata nila parang may dot lang na itim. Pag nag-night time, which means they are active, ayan, ganyan ang laki ng lens na itim. Iba yung itsura ng mata niya pag gabi eh. Sige. Meron tayo makita ngayon, naaman? Meron sir, apat sir. Apat ako kayo. Sige.
Hen. Ayun. Wait, may kindat. Ano ibig sabihin ng kuya? Sir? Umuwi pikit-pikit siya. Nagbibling niya na, sir? Hmm, bibling yung mata niya. Nagko-close. Open-close siya. Ay, ito yung patlo, sir. Patlo, oo. Dolo na pa. Papahinga siya, oh. Ito mga sa mga ilang taon ito? 5 taon na yan, sir. 5 taon na? Pero siya minsan nalipat-lipat din, ano? Ah, hindi po, sir. Ano sila, sir? Territorial po sila, sir. Ah, si. Ayun, yun, maganda. Pwede mo napitan ang puspos doon. Ano muntot niya? Ito ilang taon na to, Dre? Yan, sir? Hmm. Magpitong taon na yan, sir. Mas yan ito yung matanda sa viewing ko. Hmm. Usually ilang hanggang ilang taon yung ano niya? Lifespan po, sir. Lifespan. 15 to 34 years po, sir. Okay. Po, sir. Brian, so ikaw yung? Ako po yung caretaker po dito po, sir. Anong pagkakaiba ng sa umaga at saka ng gabi? Apo. Sa umaga po, sir, steady lang po sila sa kailang pwesto po. Hindi po sila gumagalaw. Kasi sa gabi lang po sila active. Sa gabi po sila naghahanap po ng mga pagkain, naglilipat po ng mga pwesto. Mm-hmm. Tapos, kinamagahan po, babalik po sa kailang mga pwesto ulit. Yung una po, sir, po yung 4 na taon po, sir. Mm-hmm. At saka yung nandito pong pangalawa, yung lalaki po. Lalaki po yung pangalawa natin. Mm-hmm. Yun po yung 5 taon din po yun, sir. 5. Mm-hmm. At saka yung nandito pong pangatlo, mm-hmm, is 6 na taon. At saka ito po yung pang-4, ang 7 taon po, sir. Answer, yung panganak nila po is 6 months po yung pagbubuntis, mm-hmm, at saka 3 months 3 months to 1 year yung pagbe-breastfeed po nila, sir. Nagbe-breastfeed, mm-hmm, din po sila. Answer, kagakarga lang po nila sa gilid nila. Mm-hmm. Tapos, hindi po yun mahihiwalay. Pag nahihiwalay po yung anak nila, pag nakita yung anak nila sa lalaki, kakainin nila, sir. So kaya hindi nila iniiwanan niya? Kaya hindi pula iniiwan hanggat hindi sila marunong humanap ng mga pagkain nila. Sino yung kakain? Yung lalaki na tarsier po, sir. Bakit? Kasi yung lalaking tarsier, carnivorous din yung nila. Kaya pag nakita nila yung bata po na nakahiwalay sa ina, kinakain nila yun. Kawawa naman. Opo, kaya laging nakakapit yung anak nila sa kanilang
Kilansyan. Mm-hmm. Sana bumalik na yung mga turista, sir, para tuloy-tuloy na yung trabaho namin. Correct. Kasi ngayon, sa isang buwan, kalahating buwan lang yung duty namin. Hindi bayad. Kalahati lang yung bayad. Kasi yung duty po namin, alternate po. Mm-hmm. Ngayon, duty ko ngayon, bukas, off naman. Diyan na nilalabas, diyan? Pwede yung dito din tayo, sir. Okay. Ano naman to sa kabilang side? Ah, naka-pinsing siya. Naka-pins po yan, sir. Bakit? Para hindi makapasok po yung mga pusa po, sir. Kasi yung pusa po, yan po yung predator po nila, sir. Yan po yung kumakain sa tires natin po. Pag nakapasok sila sa loob ng area. Hindi lang pala yung lalaking tarsier doon sa... Po, may marami pong answer. Yung mga sawa, at saka yung malaking ibon po, sir. Mm-hmm. At saka meron ding answer sa gubat po, kasi marami pong mga civet cat po, sir, yung tawag doon sa Tagalog. Yan po yung kumakain nila. So kaya naka ano? Opo, kaya po may pins kaming nilagay at saka may scene sa ibabaw. Ato may gagay. Pag-ulan siya, no? Oo, kani Hayroki ni kani Pagtoni. Ang din na arang ano ang o ganda. Malaya, malaya. Yep. Sali nga dito rin kahit ba? Dahil yung isang sure, kaputupiter ng uman. Ito ang uban dali. Balik sa pictures na yun. Ilang charo, Olgan. Ang covered ng man-made forest nasa mga 20 hectares. Uh-huh. 20 hectares, but from here to the road siguro 22 hectares ang covered niya. So 1.2 kilometer start sa man-made forest, which is mahogany tree. Almost you can see from the old to small and new by new growth. No cutting trees is preserved by the government of Bohol. Last time hindi pa ito ganito, it's just only corn farm. Mm-hmm. Mm-hmm. Because of the heavy rainfalls, so the Lubok River is getting wider and wider. That's why they plant the mahogany tree just to hold the water flows going to Lubok River. So tinanim ito. This was planned in maybe after the World War, I think 1945 or 46. Mm-hmm. So most of the trees there are almost 60 to 7 years old. Mm-hmm. The big one. Oh. Yeah, yun ang history ng man-made forest. Okay, no?
ng cutting niya siya. Bawal mag-cutting. Landmark nila doon, nasa loob yung kita mo. Yan, yan. Ano sa... Dilim yan, walang ano. Walang ilaw ka din. Walang ilaw, o, matatakot, marami kang marininig. Mm-hmm. O, kung mayroon pang unggo dyan, hindi na tumatawid, baka ano eh. Yung makita yung pag-gabi, ha? Ito, nag-expand na yung road dito. O, ang ganda na. Oo, kasi tourist destination na eh. Pinagbudgetan talaga ito ng government. Para maganda ang comfortable ride pa. Last time is asphalt, then rough ba yung iba? Alakayin mo namang shuttle bus ba naman dito? Ayan o. Oo, kas, tagpo mo. Wala, 60 to 7 years old. Mas anong lugar na ito? Candabong, Lobok, Bohol. Last time it was here, dito yung tarsier dati. Mm-hmm. Yan. Pero ngayon, ilagyan na lang construction. So, transfer na doon? Transfer na.